Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 3 verse 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama at huwag ninyong sumpain ang mga sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Bless to be a blessing. Yan po ang panawagan nating mga believers. Hindi lamang po yung tayo mabless, kundi tayo po'y maging blessing sa buhay ng ibang tao. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 15, tayo po mga believers, ang sabi ni St. Paul, ay taglay-taglay natin yung mabangong samyo o halimuyak ng Panginoon sa mga tao na naliligtas at napapahamak. So ano pong ibig sabihin noon? Tayo po yung magdadala ng message ng gospel sa kanila sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Kaya doon po sa Luke chapter 5 verses 18 hanggang 20, may kita po natin ang isang kwento. Ang sabi po rito, dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nila makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya umakyat sila sa bubungan. Binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan." At kung titignan niyo po sa verse 25, lubusan pong gumaling yung lalaking yan. So ano pong nakita ng Panginoong Jesus dito po sa mga lalaking tumulong doon sa kanilang kaibigan? Unang-una, nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya. Pero hindi lamang po pananampalataya ang meron po sa mga lalaking ito. May kita po natin na tumulong po sila sa kanilang kaibigan. Kasi ganun po ang dapat gawain natin bilang mga mananampalataya. Kung ano po yung tinanggap natin mula sa Panginoon, dapat i-share natin sa iba. Sabi nga, freely you receive, freely you must give. Sa Biblia po, malinaw po, nalulugod po ang Panginoon sa ganoon pong pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. So unang-una po, dapat maintindihan po natin na tayo po'y tinawag ng Diyos upang tumulong sa iba. Yun po sinasabi ng Hebrews chapter 13 verse 16. Ano po, napakahalaga na makita natin ang buhay na ito ay hindi lamang para sa atin, kundi dapat po makatulong po tayo sa buhay ng ibang tao. Ang sabi po sa Proverbs chapter 11 verse 25 ay ganito po, no? A generous person will prosper, and whoever refreshes others will be refresh. Napakagandang pangako po, no? Na kapag tayo po'y tumutulong sa iba, ang Diyos mismo po, i-re-refresh po tayo. Kaya maintindihan niyo po yung prinsipyo po ng Luke chapter 6 verse 38, na yung taong marunong magbigay ay tatanggap po, liglig, siksik, umaapaw pa. At napakahalaga po na maintindihan po natin na hindi lamang po tayo tutulong sa ating kapwa, dapat po ay mag-comfort din po tayo ng ibang tao. Sabi po sa 2 Corinthians, ano po, sabi po dyan sa chapter 1 verse 4, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Kasi maraming tao po ngayon nangangailangan po ng pagkalinga. Kung paano pa tayo kinalinga ng Panginoon, tinulungan ng Panginoon, kinomfort ng Panginoon, dapat din po i-share natin yung comfort na tinanggap natin mula sa Panginoon sa ibang tao. At alam niyo po, ang sarap po ng pakiramdam noon, ano po, na nakakatulong ka, nakakapagbigay ka ng encouragement sa buhay ng ibang tao. At higit sa lahat, nabibigay mo sa kanila yung mabuting balita na dapat nilang mapakinggan sa panahong ito. At hindi lamang po yan, napakahalaga rin po na makita natin na sa buhay na ito, yung pong mabuting balita, ibinabahagi natin not just in words, but in deeds. Kasi ganun naman po eh, ang buhay na ito. Ano po, ibig sabihin eh, maraming tao po talaga ang nauuhaw sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi natin ibabalita sa kanila ang mabuting balita, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 2 verse 15, marami sa kanila ang mapapahamak. Kaya kailangan po, huwag natin sayangin yung pagkakataon na ang buhay na ito ay ginagamit ng Diyos para maging blessing sa ibang tao. So lagi niyo pong iisipin na kung ano po yung tinanggap po natin mula sa Diyos, dapat po nating i-share. At huwag nating gantihan ng masama yung ibang tao na gumawa sa atin ng masama, kasi hindi po yun ang panawagan natin. Ang panawagan po natin sa buhay na ito ay maging blessing. So gusto po ba natin lagi tayong bless, maging blessing po tayo.
So ito po si Pastor Jojo nagpapaalala. Pagdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!